Ang probinsya ng Aklan ay tinaguri ang Piña Fiber Capital ng Pilipinas. Kilala ito na pinanggagalingan ng mga matataas na kalidad ng hibla ng pinya na kilala sa buong mundo. Bagamat sikat ang produktong ito, kukunti lang ang nakakaalam na kasama sa paghahabi ng pinya, ang silk o isang uri ng hibla na nakukuha mula sa silkworm. Karamihang isinasama ito sa paghahabi ng pinya na ginagawang sinulid para mas mabilis na makaproduce ng mataas na kalidad ng tela. Kasabay sa pag-unlad ng industriya ng pinya fiber sa bansa ay ang paglaki rin ng sericulture industry dito sa Pilipinas. Matatagpuan sa Bago City sa Negros Occidental ang gumagawa ng isa sa pinakamataas na kalidad ng silk sa buong mundo. Ang sericulture o silk farming ay ang proseso ng pag-aalaga ng silkworms para makagawa ng silk. Ito ay ginagamit na hilaw na sangkap sa paggawa ng mga barong Tagalog at iba pang mga produkto. Batay sa pag-aaral, ang silk ay nagmula at nabuo sa China noong Neolithic period o panahon ng Bagong Bato. Dito nagsimula na magkaroon ng teknolohiya at natuklasan na gawing tela o fabric ang silk. Matatagpuan sa bayan ng Ibahay, ang kauna-unahan at nag-iisang silk farming facility sa probinsya ng Aklan. Si Mr. Gistri Makirang ay isa sa mga farmers na nag-aalaga ng silkworm sa barangay San Jose, Ibahay. Isa rin siya sa mga nakapagsanay sa bansang Japan tungkol sa kung paano ang tamang pamamaraan sa pag-aalaga ng mga uod na nagproproduce ng silk. Ayon sa kanya, taong 2012 nagsimula ang nasabing industriya dito sa Aklan sa tulong ng mga ahensya ng gobyerno at ng OISCA o ang Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement, na isang international non-government organization na nakabase sa Japan. Ako si Gisri Makirang, isa nga farmers, Ibahay Sericulture Farmers Association nga iya sa Agbaliw, San Jose, Ibahay, Aklan. 2012 ay gapatapos ra ako nga term sa kagawa dahil ginbuo ako ni Gobernador Jovin Miraflores nga magiging siya katrini ito sa OISCA Negros Occidental. So para mabuligan iaro ato nga weaving industry ay managosyo mo it mga farmers nga may capability nga mag engage sa sericulture. So ako isa ka sa napilian ag nag-training ag bali partner it OISCA ag si attorney Mike Harisco igmangot sa ato nga congressman makaroon ay sandagid aron nag impose ya it mag-sericulture ya sa province of Aklan. Bali Ibahay ro among nga ginuna ay para ma-develop imaw tapos isunod namon din ro mga ibang banwa. Mga nga ginbutang na ako nga bilang consultant it Aklan, Sericulture Aklan ay para ma-develop dahil abo ro kinahanglan it Aklan nga silk o fiber para i-supply sa weaving industry natin sa Aklan. Pagbalik niya raw mula sa training sa Japan, pinangunahan niya ang pagbuo ng isang asosasyon ng mga interesadong farmers na makibahagi sa industriya. Ipinaliwanag rin niya ang mga kinakailangan para makapagsimula ng pag-aalaga ng silkworm. Binigyan din siya ng assistance ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA at ng OISCA para mas mapaganda ang kalidad ng silk cocoons na inaalagaan sa pasilidad. Pag-start na mo niya ay ginpatining ako it 1 month ito sa OISCA. After 1 month, ginpaday ako sa Japan, sa Yamanashi, Japan, it's 6 months. Tapos pagbalik ko iya, aron na nag-abuo na mga farmers. Nagtao it assistant ro PhilFIDA, Region 6, Aklan, pag OISCA nga ma-level up o ma-improve ro kukuning frame. So nagtao sanda. Inamat-amat na mo na iya pang sa base tapos ay next ay sa farmers man. Kumpara sa ibang klase ng industriya, mas mabilis raw ang pag-harvest sa silkworm farming. Ayon kay Makirang, 28 araw ang cycle ng pag-aalaga nito, kung saan babawasan pa ito ng 7 araw na itatagal ng mga itlog sa nursery. 21 araw lang ang pag-aalaga ng isang farmers sa mga ito pagkatapos ay pwede nang ma-harvest. Tanging mulberry leaves lang ang kinakain ng mga silkworms sa buong life cycle nito. Hindi naman daw mahirap alagaan ang mga silkworms. Importante raw ay mayroong plantation ng mulberries. Karaniwang tumatagal ng 50 taon
ang lifespan ng mulberry plant. So, gina-encourage namun rin mga farmers sa silviculture sa Auckland o sa Region 6 na mag-engage sa silviculture dahil nga mas bintaha imaw. Ang mulberry ng lifespan is 50 years. Tapos, uwaid kwa sa market, unlimited market. Uwis karoon nagdagayat itlog, sanda man mabuong, tie up it, mga conservation agency, province, Apelpida, LGU, Bahay, DTI, DE. So, what once a market, open siya unlimited. Ang PhilFaida ang nagsisilbing regulatory body sa sericulture industry. Ayon sa ahensya, handa silang tumulong kasama ang OISCA Training Center sa mga interesadong farmers at nakadepende rin sa kanila ang pagpapalawak ng nasabing industriya. Ang sericulture or ang pag-alaga sa silkworm ay isa ka farming practices na kung siin ang farmer nag-alaga it silkworm para makaproduce kita it aton niya silk. Turo aton niya silk. So, doon yung atong ginagamit sa atong mga yambong, especially iya sa Auckland. Doon yung atong gina-weave naton sa aton niya, pinya, fabric, and abaca. So, regarding sa sericulture industry iya sa Auckland, doon atong existing pang makarahay, iya makara sa San Jose, Ibahay. So, sa amon niya data, may aton nga at least 20 plus members ro Ibahay Sericulture Farmers Association. So sa year 2021 ika third time yun nanda nga mag alaga it atong silkworm. So ro industry naton it sericulture nga ra is open pagin imaw punta sa maka-expand kita. Nakadepende amang sa paano sa interest itatong mga farmers ag willing gid mabulig ro aton nga technician nga si Nong Jesri Makirang ag Rupilpida ag gibahan na manamon una karondo o iska bago training center sa Negros. Ang kopraw ang klima sa bansa sa pagtatanim ng mulberry at mas mahaba ang produksyon sa loob ng isang taon kumpara sa ibang bansa. Nakita ko nga ratong area is suitable for planting mulberry. And ratong weather, unlike sa gintrainingan ni Jesri Makirang, kung alam ninyo nga si Jesri na training pa mo dati sa Japan. Turo Japan may winter imaw nga season. So, iya sa Auckland, sa Philippines, tropical country kita. So, ro aton nga atong production is longer sa sugod isang dagon. So, pwedeng sa sugod isang dagon, kaya nato makaalaga it 6 times. Ayon kay Mr. Villorente, premium ang kalidad ng mga kukons na mula sa Barangay San Jose sa bayan ng Ibahay. Ang kalidad na ito ay nakadepende rin kung gaano kalinis ang pag-aalaga sa mga silkworms. Aro atong mga kukons na gahalin sa Ibahay is ang gina-grade sang OISCA. Mabasi lang kita sa grade sang OISCA, no? Ang class A imaw. So, imaw ang pinaka-puti kung sa grado ng daag. Kumbaga parang doon do premium nga quality nanda. Do quality sa nga tong kukun, bali nagadepend imaw sa paano kung gaano ka limpyo ro aton nga practices sa rearing house. Ag siguraduhon naton nya ro pag deliver sa atong mga kukun say hindi ma-delay, kasi kung ma-delay abi imaw ay naga-emerge yun do aton nga moth. Aguna gakamansaro atong mga kukuns. Sa kasalukuyan, may nasa 20 miyembro na ang Ibahay Sericulture Farmers Association. Simula na nag-operate ito, pinakamalaking nilang naibenta ay umabot sa 220 kilos ng mga kukuns. Wala raw problema ang pagbebenta sa produktong ito
dahil sa tulong ng mga concerned agencies. Abali, nakapadaya kami dati it mga 220. Sa 220 kilos kasi may intok man abiramon nga rearing house nga ng kapasidad baga sa farmers daywa o bilog nga sa kabaks baga. Akong mahambay sa mga interesado nga mga farmers nga mag-engage sa sericulture, bro, akong mahambay ang hay sa unang-una natong panumdumon, dapat may atong area. Una-una natong i-secure hay ro atong mulberry plantation. So, for isipon naton for the first year, hay matanom anay kita sa sericulture. Bali, pwede man ka taoro pilpida it trainings, pwede kita ka request it mga technical person sa bago sa OISCA bago training center sa Negros para mag-conduct it mga trainings yakaton. At in the later part, kung ma-establish ng atong mulberry plantation, kumbaga ma-secure na naton ang food sa atong silkworms, pwede yun dahil kita maka-avail sang eggs na halin sa OISCA sa Negros. Ayon sa Philfaida, marami pang dapat i-improve sa sericulture farming dito sa probinsya ng Aklan, gaya ng pagpapaganda ng rearing houses kung saan inaalagaan ang mga silkworm. Kinakailangan rin ng dryer sa oras na lumaki na ang produksyon para mapanatili ang mataas na kalidad nito. Dinadala pa sa ngayon sa Negros Occidental ang mga na-harvest ng mga cocoons para e-proseso at gawing silk thread na ginagamit sa paghahabi. Inaasahan sa paglago ng weaving industry ay sasabay rin ang paglaki ng demand ng silk. Malaki itong oportunidad sa mga magsasaka na mas mapalaki ang kanilang kita. Bago man sa iilan ang ganitong klase ng industriya, malaki ang posibilidad na sa darating na mga taon, lalaki ang produksyon nito at makilala ang probinsya ng Aklan sa industriya ng sericulture farming.